po sa inyong lahat. For today's vlog guys, pabanggitin ko lamang po sa inyo kung ilang training at seminar ba ang pagdadaanan po ng isang housemaid bago po siya makapunta po dito sa Saudi Arabia. Disclaimer po, so hindi po lahat ng mga OFW ay same po yung training at saka yung OWA guys. Kasi yung iba naman kasi guys, isa ibang bansa po sila pumupunta pero dumadaan pa rin talaga sa OWA. Kasi meron po ang presentation na nangyayari or seminar po ang ginagawa. So, nagamit ko din ba yung natutunan ko sa TESDA dito sa Saudi Arabia o hindi? Magbibigay rin po ako ng konting tips po sa mga first timer regarding po sa paggamit po ng mga gamit po dito sa Saudi Arabia. So, yun yung magiging vlog ko ngayong araw guys. Sana ay magustuhan po ninyo at huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment. At mag-subscribe na rin guys. Housemaid, meron po kaming isang training at saka dalawa pong seminar. So yung first po na training namin is yung sa TESDA. So ang ituturo po doon is paano po maglinis ng bahay, paano po magluto, at paano ba gamitin yung mga appliances na mga amo namin dito po sa Saudi Arabia. So, Saudi Arabia talaga yung mabanggitin ko guys kasi nasa Saudi Arabia ako. So, iba po din yung nasa Bahrain na mga housemaid sa Hong Kong. Yung training din namin guys, yung sa TESDA po is 3 days po sa iba. Pero ako guys kasi sa Davao kasi ako nag-TESDA. So, naging 1 day lang yung TESDA ko. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be... So, yung seminar naman, meron kaming dalawang seminar, so which is yung OWA. Sa OWA ay tinuturuan po kami ng basic Arabic words at saka paano po magsulat ng Arabic. Yung mga basic lang po, hindi po yung mga yung mahaba talaga yung tinuturo. So 2 days po yung OWA. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like... Isa pang seminar, yung pre-departure orientation seminar, which is yung PIDOS na tinatawag po namin. Yung PIDOS po, ang ituturo po sa PIDOS ay kung ano yung mga gamit na dadalhin mo pag ikaw ay pupunta ng Saudi Arabia. Ano yung mga bawal sa Saudi Arabia. At sa OWA din guys, tinuturo din kung ano ang bansang Saudi Arabia. Ano yung nakalagay sa kontrata mo. Pwede bang i-bridge yung contract mo? So, tinuturo po yun sa OWA. So, magdidepende po kung ano yung ituturo po ng guro po sa OWA. So, yun lang ang gusto ko ding sabihin sa inyo, guys. So, sagutin ko yung tanong na gamit ko nga ba yung natutunan ko sa TESDA. Actually, ang TESDA kasi na pinagdaanan ko, guys, ay kulang-kulang yung mga gamit nila. At saka, hindi din ang niluto namin, guys, doon sa TESDA po dati is hindi siya related po sa Arab country na mga pagkain. So, sana ay pagtuunan din ng pansin ng TESDA na sana yung ipangturo din nila is kung saang bansa ka talaga pupunta. Halimbawa, kung pa Hong Kong ka po na domestic helper, so yung dapat lutuin talaga is, di ba, mga Chinese food. So, kung po sa ano ka naman, papunta ka naman po dito sa KSA, dapat yung mga pang-Arabic food talaga po ang ituro. Tapos sana is yung gobyerno dati, sana ay bigyan nila ng mga gamit yung mga TESDA center guys kasi ang high-tech talaga ng mga gamit po dito sa Saudi Arabia. So natuto po ako through sa pagtuturo po ng amo ko. Iti-tips ko din po to sa inyong lahat na mga first timer. Kung hindi mo alam paano gamitin ang isang gamit, guys, mas maganda pa pong maging honest ka. Kung hindi mo mahanap yung manual, kasi meron pong mga manual, yung iba kasing mga amo is yung mga boxes po ng mga
machines nila dito, halimbawa yung mga vacuum, yung food processor, yung sa pressure cooker, hindi nila yan tinatapon na, kinikip po nila yan sa mga cabinet po na storage room. So, mayroon pong mga amo dito na may mga storage room. So, andun lang yung box niya or yung carton niya. Pwede mong basahin yung manual. Pero pag hindi talaga, hindi mo na-catch up yung tinuro ng amo mo sa'yo, pwede kang mag-YouTube. So, gamitin mo yung internet mo. Paano ba gamitin ito? So, maging honest ka talaga, guys, na hindi mo alam paano gamitin ang mga gamit. So, ipapakita ko po ngayon sa aking vlog kung ano yung mga alam kong gamitin. Tinuruan din ako ng amo ko. Kahit po college graduate ako, hindi ko naman pinagmamayabang na college graduate ako. May mga gamit pa rin dito sa Saudi Arabia na hindi ko alam gamitin kasi in the first place, hindi naman kami mayaman. So, wala kaming ganyan. So, kita nyo ngayon dito, throwback video guys, kasi sa old na channel ko siya guys. So, gusto ko i-share siya sa inyo at gusto ko na may matutunan din kayo sa vlog ko. Yan yung loob ng microwave. Ilalagay ko to siya, yung iinitin ko. Tapos, ito ang gagawin ko, cancel. Kasi, baka nung previous merong nag-init, tapos hindi naman, hindi tinuloy yan. So, maliit lang yun sa mga 35. Yan, 35. Tapos, click ko lang yung start. Yan, hihintayin ko lang naman siya hanggang siya matapos. Tapos, pagtapos na siya, bubuksan. Yun lang. Ganyan lang kadali gamitin itong microwave nila. Lang yan, on. Ito, off. Ginagawa ko, on ko lang siya. Pero kailangan nakasaksak siya yun. Sinaksak na siya. Yan. Halimbawa, naman yung aircon. Paano ko ba siya yun? Actually, guys, naka-on ako kasi siya. So, ang ginagawa ko, click po siya. Yun, click mo. Ayun, on. Narinig ito. Natin siya. Ilalagay po natin to. Ito po kasi yung nag-rotate. Yan, rotate siya pag iluluto natin. Ayan, magluluto po ako ng patatas. Pa-french fries. Ayan, ganyan gawin mo. Tapos maglagay ka ng mantika. Ito po ay olive oil. Healthy po siya, guys. Ayan. Tapos po, isiyado na po siya. Ayan. Nakikita nyo yan, zero. So, ibig sabihin, kailangan mo po i-adjust yung minutes para po maluto po siya. Ganito. So, maliit lang yung patatas ko. So, mga 15 minutes. Yan. Pagkatapos po, ito po, i-click nyo po to. At saka, under na po yan. Yan. Under na. For 15 minutes po, binubuksan ko yung air fryer. At saka, yan na po yung patatas ko. Click ko lang to. Yan. Hindi siya gumana. Ayun. Tapos, ikiklik ko lang ang ito. Smart TV. Yun. Nalabas na ganyan pag ikiklik ko yung smart TV. Pagkatapos niyan, ito. Ikiklik ko ulit. Kasi hindi lumabas. Yan. Yan. Lalabas yan. Ibig sabihin, click ulit yung smart TV. So, mahirap po. Ayun. Ikiklik ko lang po dito sa remote. To, control. To. Yan. Papunta ang YouTube. Tapos, okay. Yan. Yun, YouTube. On na siya. Ito naman po ay automatic washing machine. So, ang ginagawa ko po, pinubuksan ko siya at saka nilalagyan ko ng damit at saka nilalagyan ko ng powder. Hindi po kami nagda-downy. Pagkatapos nun, isisarado ko siya at
Pagkatapos, isi-switch on ko siya. Pagka-open ko po, i-click ko po yung spin, rinse, wash, water level, at saka cold wash. At saka i-click ko yung start. Yun na po, on na po siya. Honest po tayo na hindi natin alam paano gamitin ang gamit na yan, guys. Kasi halimbawa po yung pressure cooker, pag hindi mo po siya nagamit ng maayos, malaki ang magiging problema mo. Kasi ang pressure cooker, guys, pag too much yung pressure niya inside, saan mo siya nang hindi maayos, maaring sumabog yung pressure cooker, guys. So, ganun po siya ka delikado. So, kung hindi mo alam ang isang gamit, guys, maging honest ka na, Madam, sir, paano ba ito gamitin? So, yun lang talaga ang may the best na maipapayo ko sa iyo bilang isang first timer or yung iba naman kasi na mga house ex abroad sila. Ex abroad means nakapunta na po sila sa ibang bansa pero ang trabaho naman nila, guys, is hindi naman pagluluto. Hindi sila nagluluto doon sa dati nilang amo, nag-aalaga lang sila ng bata. So, parang ganun. So, meron pong mga ganun. So, much better talaga na sabihin sa amo kung hindi makaya ni YouTube, hindi ka maturuan ni YouTube doon sa isang gamit na yon, sabihin sa amo na hindi mo talaga alam gamitin. Pwede bang turuan ka? Kasi ako, tinuruan din ako sa mga pagkain po dito. So, gusto ko din mag-disclaimer, hindi ko naman sinabi na hindi ko nagamit yung iba kong natutunan sa TESDA. May nagamit ako yung sa table sitting kasi yung dati kong amo mayaman kasi yun. Ngayon is hindi naman sila masyado ding mahirap. Can afford pa rin pero iba din yung dati kong amo. So, ina-arrange ko talaga yung mga table setting po doon sa dati kong amo. Ngayon naman dito is hindi na. So, may nagamit rin ako sa TESDA. Yun nga lang, gusto kong panawagan sa TESDA na sana ay dumami yung mga gamit nila. Yung mga high-tech rin talaga, like turuan talaga yung mga housemaid paano magamitin ang steam iron. Kasi nagsisteam iron kami dito po ng mga abaya. Paano ba siya gamitin? Pressure cooker. Yung mga ganun, guys. Kasi ang hirap talaga po pag wala kang alam sa mga ganun, so maaaring mapahamak ka. Napahamak po kayong lahat. So, yun lamang po. At sa lahat po ng mga nagsusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun na ang end ng ating vlog, guys.